Yan mga kaedra, natanggalan natin yung pinakang lock niya. So ito po yun. Yan. So bago natin siya kabit, punasan muna natin, linisan muna natin para hindi ganun kadumi. And then yan, yan yung pinagkalasan niya mga kaedra. Ginamit ko to, hindi ko alam kung anong tawag dito, T-wrench ata ito. Yan. T-wrench na 10mm. Yan, 10mm po siya. Para mas madali. And then, so kailangan kong tanggalin tong cable tie para ma-access natin tong isa. Kasi nga, nilalagyan ko siya ng cable tie kasi ito yung aking cellphone holder. So, tanggalin natin yan. And proceed na tayo sa pagkakabit. Let's go! Yan, na-access na natin siya mga ka-entro. So, kakabit na natin. Katulong ko yung anak ko. Yan, kagigising lang. O, yan, naka-smile. So, patulong tayo sa aking anak. Kasi medyo hirap kapitan. And yan, punasan muna natin para mamaya pag kinabit natin ay hindi siya madumi. Yan. Pero malinis naman siya, pero may konti lang alikabok, pero punasan na rin natin para sure. Then parang kayo may wala pa siyang time na lang. Wala pa. Ito ko rin ano eh, maano pa. Wala pang kaano ang patama. So yan, ikabit na natin yung unang dalawang tornilyo. And tingnan muna natin kung ano yung ano niya, outcome niya dito sa pagkakabit natin. So anak, kabitan mo muna ulit. Ayan. Yes, siyempre katulong ko pa rin ang aking anak. Bye bye. Bye bye. Then madali lang naman siya ikabit mga ka-entro. Ito yung bolts niya. Hindi ko alam kung anong sukat nito. 4270 ang nakalagay. Ayan. Hindi kita. Lalagay mo lang siya rito. Ayan. Baka dito kabilanan. So, doon sa iba, kung natatakot kayo mag-DIY, huwag kayo matakot mag-DIY kasi napakadali lang naman yung gawin. Ayan, pihitin nyo lang siya. Pag mga ganito kasi mga kentro na alam ko naman na kaya ko, ako na lang yung gumagawa, dini-DIY ko na lang siya. Kaya sa babayad pa ako sa mga kasa, medyo magagastos pa tayo sa labor. So yan, sana makatulong to sa inyo and naging reference nyo kung paano ba magkabit ng razor handlebar. Yung iba kasi parang natatakot, baka daw ma-disalign yung manibela, baka daw magkaroon ng kabig. Hindi naman po siguro mangyayari ang kaentro kasi meron naman siyang pattern kung saan mo dapat siya ikakabit dito sa razor handlebar. Meron kang pinakang linya. Yan. Higpitan lang natin ng konti mga kaentro and goods na to. So yun mga kaentro, kung bago pa lang sa channel ko, please subscribe Daddy Ron's Vlog. And hit po na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong video. Like and share mo na rin mga ka-entro para marami kayo makapanood ng video ko. And kung paano ba tayo mag-DIY sa mga kinakabit natin sa motor. And then sa mga ibang bagay pa na ginagawa natin sa pang-araw-araw. Okay? So yan, make sure na higpitan natin ng maayos kasi nga, para wala na tayo maging problema. Yan, nakakabit na. Higpitan ko lang ng konti, ha. Yan, nakakabitan natin mga ka-entro. And sa pagbabalik naman ito, hindi naman kayo malilito. Kasi fix naman siya sa kanan or kaliwa. And hindi naman kayo malilito kung pataas ba siya o pababa yung kabit. Kasi meron naman siyang arrow dito. Yan, ayan o arrow. Ibig sabihin doon siya nakaturo. So dito yung ano niya. Ayan yung itaas at ibaba niya. Ayan. And para hindi naman siya ma-disalign, syempre meron siyang linya dyan. Ayan. Yung pinagkabitan. Ayan po yung susundin nating pattern. So isad mo assistant. Hop.
Yan, oh ha, diba? So tapat mo lang siya dyan. Then, yan, lagay na natin. And yan, ready to fix na tayo sa ating handlebar. So bago ko siya kinabit, bago ko siya nilagay, pinunasan ko muna siya. Hindi naman siya ganun kadumi, kaya punas lang. Yan, pag nakabit na natin, higpitan lang natin, make sure na hindi na siya luluwag para hindi na tayo iwas abala na tayo habang nagbiyahe. Okay, so yan, shout out Spirit Best, maraming salamat sa napakagandang item. Nabili ko siya sa halagang 980 pesos kasama na po yung shipping fee. And yun, kung bago ko pa lang sa channel ko, please subscribe the Drums Vlog and hit mo na rin yung notification bell. Yun, pogi-pogi. Yan, Spirit Best, shout out and bye-bye.